So kapag pumunta kayo dito sa explorer.helium.com, makikita niyo yung coverage ng Helium Network. So ito yung sa US, madami ng liwanag. Ito naman yung sa Europe. Then ito yung sa China. And ang interest natin ngayon is pumunta sa Philippines. So zoom in tayo dito sa Philippines, makita natin yung mga hotspot miner na naka-deploy ngayon. Okay, zoom lang natin. We can click this. Yan. Zoom natin. So, in the past few days, inobserbahan ko yung behavior ng mga hotspot nandito sa atin. Particularly yung hinost namin. So, this one, kami nag-host nito. So, si Scrawny Goose Mustang. Okay. So, meron na siya 2.62 HNT in the past 30 days. So, tinitingnan ko yung performance ito at behavior niya in terms of witnessing, in terms of the earnings, and other things. And then, I noticed na itong katabi niya, this one, si Warm Charcoal Antether, hindi niya to dati nakikita. At the same way, hindi rin niya nakikita itong miner na to, itong si Mustang miner. So, chinek ko yung frequencies na ginagamit ng dalawang to. So, para makita yon, pupunta ka dito. Yan. Then, pupunta ka sa activities. So, pag nasa activity ka na, titingnan mo ngayon yung, pwede mo tingnan sa beacon or sa all activity. Okay lang naman kahit saan doon. So, challenge beaconer. Ang interest nating tingnan si itong sent beacon at the same time yung witnessing. Ito, yung witness beacon. So, dito na tayo sa witness beacon, mag-focus muna. So, check natin to. Witness beacon. So, na-witness natin. Ito, si Warm Charcoal. Ito yung details niya. So, in terms of distance, 920 meters approximately. RSSI negative 99, SNR negative 1.2 dB. At ito yung tingnan nyo, itong frequency, 917 MHz. So, sa episode 3, pinag-usapan natin yan. So, 917 MHz, pasok yan dito by AS923-3. Ito, 917 MHz. So, kahit sabihin man natin na AS923 siya, hindi naman talaga 923 MHz yung frequencies niyan dahil nga sa offset. So, pwede nyo panoorin yung full details sa episode 3. But initially, actually, yung mga hotspot miner na iba, like itong si Warm Charcoal, ito si Warm Charcoal to eh, it is operating in US915. Ito yung frequencies na ginagamit ng US915. Makikita nyo na ito dati yung binibicon niyang frequency at yan din yung nawi-witness niya. So, from checking itong si Mustang, punta naman tayo dito kay Warm Charcoal Antether. Yan. So, ito yung earnings niya. Click natin yan. Tingnan natin yung activity. Okay. So, para madali, check natin yung witnessing din. Ayun, meron siyang isa. Witness beacon. So, check natin yan. Pag tingnan mo tong witness beacon niya, ayun o, 905.1 MHz. Yeah. So, nakikita niya itong mga to. Yan, ito. Tsaka ito. Nagkakakitaan sila. Okay. Ngayon, tingnan natin yung 9.1 MHz na yan. Nandito yan, no, sa US 915. 905.1. Yan, 905.1. Nandito siya. So, ibig sabihin, 915 yung dating operation niya. Diba? So, tingnan man natin yung ibang. Tingnan nyo. So, yan yung witness niya. Pero tingnan mo ngayon yung sent beacon niya. Hanap tayo yung sent beacon na may na-witness. No? Hanap tayo na sent beacon. Sent beacon, ito. May isang witness. Most probably, ako yung naka-witness dito. Oh, hindi. Sir, check natin. Check natin yung details. Ayun, no? Biglang nagbago. Naging 917 MHz na yung frequency.
ako na yun, no, kaming dalawa na yun nagko-communicate. Itong si Mustang, tsaka si Untether. So, ibig sabihin, nag-move na yung frequency niya. Kasi dati, hindi ko ito nakikita eh. So, pag chinek nyo pa yung iba't iba pang mga miner, like ito, check natin itong isa, si Juvian Bohr. I think, from the very beginning, ano na agad to eh. AS923-3. Pero pwede nating tingnan. Tingnan natin yung mga past history niya. Kung nagkaroon din siya ng changes ng frequency binabato. Tingnan natin to. Witness beacon. Frequency niya 917.2 dito na yan. Yan. Basta nag 916 to 918 ka na. AS923-3 na yan. Pero pag 903 to 905, ibig sabihin, US915 pa yung frequency mo. Balikan natin dito sa bandang baba. Tingnan natin. Ito September. Siguro mga August. Tingnan natin yung August. May August pa to. Okay. Tingnan natin. Ito. Witness. Oops. Ayun na yung frequency niya, 917.8. So, ibig sabihin, August 26, talagang AS923-3 na to. Mukhang di natin natin makikita pa yung beyond August 26. So, makita lang natin yung changes dito kay, dito sa hotspot ni Untether. Pero pag tinrack nyo pa yung iba, makikita nyo na nag-iba din yung frequency operation nila. So, anong nangyari doon? Nagkaroon kasi ng update yung POC version 11. So, sinabi doon na yung mga miners na nasa mga locations na hindi naman para doon. Hindi na mabubit, magiging invalid. Pero, anong nangyari, yung mga miners natin is nag-update naman ng kusa yung RF nila. So, nag-move na yung frequencies from US915 to US915 to AS923-3. Ayan. Okay. Ito, na-witness niya pa yun. No? Ito. Tingnan nga natin to. Kung ano na kaya ito, status nito ni Agreeable APID. Relay do. Hindi maganda yan. Check natin itong activity. Okay, challenge sent beacon. Tingnan natin, sent beacon. Walang witness, so tingnan pa rin natin kung ano pinapadala niya. Wala, walang details. Walang details. Check natin. Sent beacon yun, may naka-witness sa kanyang isa. Oh, ano na din to? AS923-3 na rin. Ayan o, 917 MHz na siya. Okay. Relayed to. Relayed niya. Nakaka-apekto sa atin yan. Yung relayed. Okay. Tingnan nyo to. September 10, oh. September 10, 905.1 MHz pa siya. Ibig sabihin, nag-ooperate pa siya noong September 10 ng US 915. Same dito. Kay, ano, kay Warm Charcoal Untether. Pero moving forward, challenge beaconer, sent beacon, ito sent beacon. Pero pagdating ng September 19, wala na, nag-change na siya to AS9. So yun lang naman yung gusto ko i-share for this episode na nagkaroon ng mga pagbabago. So makikita niyo yung mga witnessing, nagkakaiba-iba na kung saan-saan na pupunta kasi yung iba nag-update pa lang. Yung iba updated na. So wait-wait lang tayo ng magkapare-parehas na tayo lahat na AS923-3. So, eto, siya rito sa pagtatak ako, itong mga sent beacon na yan, yun yung dami ko, kung babalikan ko itong naka-host namin na gateway, ang dami kong batong mga, ito, kay Mustang yan eh dito, ito sa taas. Sent beacon, yan, walang naka-witness. Sent beacon, may isang naka-witness, good. Sent beacon, wala na namang naka-witness. Sent beacon, wala na namang naka-witness. Eh, may naka-witness na isa. Eh, naka-witness niya. Sent beacon, wala na namang witness. So,
Nakakalungkot na hindi natin siya nawi-witness ang katabi natin. And mainly the reason with that is yung mga relayed witnesses, relayed challengers. So, check natin yan. Titingnan natin. Then, pakita ko sa inyo kung anong makikita ko sa investigation ko, ba't nagkaganan. Ito naman, hindi related. So, wala tayong maging problem dito. Okay, so yun lang for this episode. Bye-bye.